Hi guys! Welcome to another vlog. Today is the day 4 ng ating ECQ Season 3 Diaries. Check, pinanindigan na talaga yung diaries. But yeah, today as you can see, nakahiga pa ako sa bed because sobra akong napagod nitong mga nakaraang araw. Guys, hindi po biro ang pagda-daily vlogs kasi again, I'm a one-man production. I shoot and edit my own video. So nakakapagod siya. Sakit ng mga arms ko siguro dahil to sa pagka-car wash and sa paglalaban nitong mga nakaraang araw. Although hindi naman super nakakapagod yun, diba? Kasi naka-washing machine naman ako. But syempre, pagsasampay, galaw ng galaw, eh, syempre yung katawan ko, hindi naman ako super sanay na everyday may ginagawa. Kaya siguro para nabigla siya. But that's fine. Siguro ngayon na lang sa vlog na to, medyo maya-maya ko na ulit i-start. Higa muna ako and magpapahinga dito because sa totoo lang nakakapagod talaga siya. Pero yun nga, it's fulfilling naman kasi I get some responses from Facebook and Instagram na they're happy that I'm finally vlogging again. And also sa YouTube, may mga nagko-comment kahit pa paano. Although hindi ganoon karami yung views ng videos ko, pero nakakatawa kasi kahit pa paano, yung mga old viewers ko nanonood pa rin sila until now. So nakaka-touch siya and alam mo yun, nakakataba ng puso. I know this is a very unflattering angle, but okay lang yan. Minsan magpahinga din tayo pag may time. By the way, it's a Monday pala, so start your week right. Ako talaga, I'm a firm believer na kapag sinimulan mo na maganda yung week mo, tuloy-tuloy yan hanggang Sunday, ganyan. So, ayun. Be productive today and be happy. And kung nalulungkot ka man, huwag kang malungkot. Maging happy ka lang, hindi ka nag-iisa. Anyway, pahinga muna ako. Ingay naman ng motor. Pahinga muna ako dito sa aking bed and then balikan ko kayo mamaya kapag nasa wisyo na ako. Bye, guys! Anyway guys, bumangon na ako. Tinakpan ko lang kasi ang laki ng braso ko. But today is a very chill day. As in super duper chill lang talaga. Wala akong na-plan activity ngayon dahil wala, araw-araw na lang may ganag-ganag. Anyway, I decided to share with you yung mga days na ganito. Yung talagang wala akong magawa and nandito lang ako sa bahay, ganyan, nakahiga or nagpapahinga lang. Kasi I think that's normal naman and I'm sure maraming makaka-relate sa inyo dyan. By the way, it's almost 1 p.m. and naisip ko na bumaba na at kumain kasi napansin ko na alam niyo kung ano lang yung nakikita niyo sa vlog na kumakain ako, yun lang yung mga kain ko sa buong araw because again, after ko mag-film ng video, nag-edit ako agad and then nag-upload ako agad and then natutulog na ako, minsan di na ako nakakakain. So ayun, parang gusto ko magbawi ngayon ng kain kahit ang taba-taba ko na, but that's fine. Anyway, kaya naman ako walang maisip na activity today because dapat ngayon yung appointment ko sa Apostol but it was moved tomorrow, pero okay lang yan. Baka bukas magpa-attend na lang ako kasi natatakot ako mag-drive, baka kasi ma-checkpoint ako and natatakot ako sa mga ganong checkpoint as in talagang kinakabahan ako kahit alam ko naman na wala akong ginagawa masama. Basta kapag nasa checkpoint, kinakabahan talaga ako, hindi ko alam kung bakit. But ayun, baka magpa-attend na lang, hopefully may maghatid sa atin. So panawagan sa daddy ko or sa mga kuya ko, hatid niya naman ako sa Makari, charot. Pero ayun, bangon na tayo kasi nagugutom na ako, mga mare. And saktong alauna na, 1 minute na lang, 1 p.m. na. So ayan, bumangon na tayo mga sishi and simulan na natin ang ating araw. Let's start our week right. Let's go. Hey guys, kain na tayo. Kakainin ko is egg and skinless. Ayan, nakapagluto na ako ng egg and yung skinless nandito lang, ininit ko lang, sinunog ko pa siya ng konti kasi gusto ko toasted. And ayan, di ko sure kung nakikita niyo pero ayan siya mga sishi. Kain na tayo. Ang liwanag naman kasi mare. Ano na, kain tayo. Chill-chill lang muna dito sa carport habang kakatapos ko lang kumain kasi mamaya-maya akit na ako sa taas and then matutulog ulit. Charot! Inintay ko lang kumulimlim ng konti para maayos ko na yung mga car matting ko dun sa kotse kasi natuyo na sila and before ko sila ilagay, i-vacuum ko muna yung car. Pero intayin muna natin kumulimlim para ma-vlog ko nang makita nyo kung paano ko sila ginagawa. I can no longer remember what I was angry about. All I can remember is you listening to me. Ang ganda po mo. Kakakaya. Kasi parang that's something na gusto maramdaman ng mga bata, that they are being heard. So that's the kind of father you are. You listen to your kids. That's important to you. And this one also, ayak ng Tony Talks na to ha. How
Hey guys, God is good because kanina pa ako nag-iisip kung anong i-content ko today because yun nga, naisip ko wala naman masyadong ganap today kasi nga again, 'di ba, dapat pupunta tayo sa apostol. Kaso, masyadong mabait si Lord and masyadong mabait yung sister ko dahil nagpadala siya ng package. And this package is actually a care package. May mga face mask dito inside and merong mga bags na ipapamana sa akin yung CZ ko. So shout out to Ate Jero and Kuya Kevin from Korea for sending this package over. Actually, they sent this the other day lang. Tapos nagulat ako. Biglang sabi ni Mommy, dumating na daw dito ngayon yung package. Eh, hindi ko talaga siya ina-expect today. Actually, akala ko next week pa siya dadating. But, ayun, luckily, dumating na siya and we're gonna open it right now. Actually, in-expect ko talaga na matatagalan tong delivery na to dahil di ba nga, again, naka-ECQ na naman tayo. So, akala ko, maapektuhan yung mga deliveries, ganyan. Pero, in all fairness naman, hindi naman siya natagalan dumating. And, ayun. Ito pala siya guys, na-disinfect ko na to and ganyan siya kalaki. Medyo mabigat siya, pero hindi super bigat kasi nga again, mga face mask and vitamins lang naman yung laman nito. And ayan. Pagbukas na pagbukas ng box guys, ang unang bubungad is itong damit ng aking CZ na isa, si Ate Jenna. Yung lagi kong nasasama sa vlog kasi malapit na yung birthday niya. Mag-birthday siya sa October, so meron na siyang outfit for her birthday. Ayan. CZ, if you're watching, charot. Si Ate Jenna lagi yung nanonood ng vlog ko. And then, next na nasa loob ng box guys is itong mga face mask na naka-individually pack. Ang dami-dami din to. Para sa aming lahat kasi to. Ito yung itsura niya. And you guys know na yung mga magagandang face mask, lahat yan from Korea. Opinion ko lang naman yun guys na yung mga face mask na magaganda are from Korea. Kasi yung ginagamit ko talaga is yung Air Queen. It's originally from Korea. Tapos dinala nila dito sa Philippines, nire-resell nila. So, we are just so blessed kasi kami yung buong family dito na gagamit talaga namin yung mga face mask na pinapadala ni Ate Jero and Kuya Kevin kasi yun nga, sila yung may access sa mga pinakamagagandang mask. So we are so blessed and thank you CZ and Kuya Kevin for thinking about us. Charot! Pero ayan yan, madami-dami yung laman and then meron pang mga boxes dito. I believe these are also face mask. Oo, mga face mask, another face mask, and another face mask. Siguro ito, ayun din yung itsura niya. Inalis lang siya sa box para magkasya. Pero, ayan, nakabox yung mga face mask. Ayan siya. Ay, hindi. Iba naman to. Ito naman yung itsura niya, guys. Akala ko kasi parehas lang. Pero, ayan naman yung itsura ng mga face mask na yan. Again, it's individually packed as well. And, si mami ko na yung magdi-distribute nito mamaya sa amin. We use mga regular face mask kapag saglitan lang or like kapag halimbawa may deliveries kami. Sinusuot namin yung mga regular mask lang na nabibili dito na medyo mura. Pero yung mga ganito, ginagamit namin sila kapag umaalis kami, tapos lumalabas talaga, may meeting with other people or may lakad talaga kami. Yung mga heavy duty face mask yung ginagamit namin. Pero guys, itong mga face mask na to, disposable din to. Pagkatapos yung silang gamitin after mga 8 hours, itatapon nyo na din sila. Pero ang kaibahan nga lang is mas feeling namin mas protected kami kapag gamit namin to. So kapag may mga special na lakad kami or like talagang lalabas kami na medyo matatagalan kami, ito yung mga face mask na ginagamit namin. And pagpasensya nyo na pala if pinagpapawisan ako kasi binuksan ko yung blinds tapos pinatay ko na yung aircon kasi in a few magsiswimming kami ni mommy dun sa likod. Ito, this is my bag. Oh my gosh. And another bag for me. Pero meron pa kasing mga laman sa loob. This one is ito na yung vitamin C nila mommy. Ayan, hindi ko sure kung nag-focus, but ayan siya. I think these are also vitamins and vitamins. Ayan. Dami naming vitamins from my Sishi. Ah, ito, favorite gum to ni Daddy ata. Pero ayan, pwede kami mag-share-share dito. Ayan. Also, another face mask, and face mask. Ayan, KF94 naman to. Ayan siya. Itsura niya. It's also individually packed inside. Hindi natin bubuksan kasi pare-parehas lang naman yan. And then, meron pa another gums. And then, what's this? Ito ay 3M na N95. Ito daw yung, ito ata yung sinasabi ng ate ko na another gum. Ito ata yung sinasabi ng ate ko na dapat lang gamitin ng daddy ko kapag merong kailangan gawin sa labas. Kasi ito ata, parang medyo mahirap ata huminga dito. Pero I think ito yung sinasabi ni CZ na para sa daddy ko and sa mga kuya ko na kapag may ginagawa sila sa labas, ito dapat gamitin nila para mas protected na protected. This one is N95 approved. Ayan. Another vitamins here, over here. Ayan. And then we have here the Shane Ramyun. Favorite namin to. Meron siyang pinadala yung mga instant lang, nilalagyan lang ng hot water. And then,
Of course, coffee na favorite ng mommy ko. Ito. Ayan, nagpadala din siya ng coffee. Thank you, CZ. And of course, my bags. She sent over itong bag na matagal ko nang inaawitan sa kanya because wala, favorite niya to. And kapag ginagamit niya to, nagagandahan talaga ako. So, hiningi ko sa kanya. Pero matagal na panahon na. This is Rebecca Minkoff. But if you know my sister, sobrang maalaga talaga siya sa gamit. And kung maalaga ako, mas maalaga siya. Kaya yung mga bags niya, even if sobrang tagal na talaga, ang ganda-ganda pa rin. Kagaya nito, oh my gosh, kinikilig ako. But this one is a Rebecca Minkoff bag. Kamukha siya ng Balenciaga. Parang ganun yung vibe niya. Kasi may mga patasas and everything. And the good thing about this is ang ganda ng leather niya. And malaki pala siya. Ang ganda niya! Anyway, meron pa siyang pa-dust bag na ganito. Ayan. There. Alam mo, si Ate Jero, kapag nagpapamana siya ng mga bag sa amin, para din kami bumili ng brand new bags. Kasi nga, ilang beses ko man sabihin, super ingat niya talaga sa gamit. And sa aming magkakapatid, parang siya talaga yung pinakamaingat sa gamit. And siya din talaga yung mahilig bumili kasi ng mga expensive stuff. Kami kasi, hindi kami mahilig. Unang-una, wala kayong pamili at the same time. Kuripot kami. Pero ayan. Thank you, CZ. Finally, it's with me na. I'm so happy. This is a Rebecca Minkoff bag. Ayan. Sis, if you're watching this vlog, thank you so much for this pamana. I'm super duper happy. Inside, meron tong strap na kasama. Pero mamaya na natin siya kalikutin. Makikita at makikita nyo rin naman to sa mga future OOTDs ko. And meron pa siyang isang binigay na bag. This one naman is from Tory Burch, if I'm not mistaken. Charot. Kala mo talaga hindi ko in-expect. Pero, syempre, yung tagal ko nang hinihintay. Oh, ganda! This one is from Tory Burch naman. Ang ganda-ganda niya, CZ. Kasyang-kasya dito yung bag organizer ko. And gagamitin ko to for everyday para sa bag, ay para sa car and kapag mag-e-errands. Pero parang feeling ko hihingiin sa akin ni mommy to. Pero ang ganda niya in person. Pwede nyo siyang i-shoulder bag kasi medyo malaki naman yung handle niya. Pero parang hawakan ko lang to ng ganito. Thank you so much, Ate Jero and Kuya Kevin for this package. We really appreciate it. And talaga namang gamit namin, especially mga face mask na to kasi super kailangan talaga sila now. And ayun, nakaka-happy. Thank you, CZ, for my new bags. Love you, CZ. Guys, it's already 5:37 PM and naisip ko na i-end na dito yung vlog since medyo mahaba-haba na rin naman yung naging unboxing natin. And hindi ko talaga ine-expect na today dadating yung box na yon na padala ng sister ko. But ayun, I'm just really overwhelmed and so happy right now kasi nga finally mayroon tayong na-content. And who would have thought na itong araw na to magiging productive siya kasi akala ko talaga wala talaga akong magagawa sa vlog na to. But buti na lang dumating yung package. It's really a lifesaver. So ayun, meron na tayong vlog for today and I hope you enjoyed yung pag-unbox ko. And bukas na lang ulit tayo magkita-kita kasi bukas pupunta naman tayo sa Apostol. And right now, naisip ko, i-edit ko na to para maaga ko siya may upload. Tapos after, habang nag-upload ako, magsiswimming muna ako kasama yung mga pamangkin ko. Kasi hindi na kami makakapunta dun sa clubhouse ngayon. So, bahala na tomorrow kung ano mangyayari after natin magpa-dentist. Basta babalikan ko kayo. Anyway, same routine ulit guys. If you enjoyed this video, please hit the thumbs up button. Share mo na to sa mga friends mo para to share the good vibes. And of course, mag-subscribe ka na if you haven't already. Kasi libre lang naman yan, mga CZ, and para lumaki yung ating family. I am so happy that we finally survived itong day 4 ng ating ECQ Season 3 Diaries. Charot! Pero ayun, at least meron tayo na i-vlog, diba? Thank you so much guys for watching this video. Take care and keep safe. Again, this is Josh Gonzalez telling you to always look on the bright side of life. Bye guys! Love you! Mwah.